Maligayang pagbabalik mga pre, pag-uusapan natin ngayon si Casimero at Butler. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. Nasa United Kingdom na nga po ngayon si 2 Division Champion Gianriel Casimero. Ito nga po ay para sa nakataktang pagdepensa nito ng hawak niyang WBO Bantamweight Belt kontra sa mandatory challenger nito na si Paul Butler. Sa isang video nga po na inalabas sa kanyang official YouTube channel, ay makikita na nakalapag na nga po si Casimero sa United Kingdom kasama ang buong team na kinabibilangan ng Catpan na si Stephen Lunas at head coach na si Jason Casimero. Hey. Okay. Ang tanong tawiran. Dubai. Ah, Dubai. UK. UK pala. Ukraine. Kamakailan lamang ay umugong ang chismis na hindi daw makakalaban si Casimero dahil di umano sa problema sa timbang at visa nito. Napapabalita pa nga na si WBO Intercontinental Champion Jonas Sultana raw ang papalit kay Cuadrolas. Nauna na nga pong lumipad kahapon patungong UK si Jonas Sultan. Dahil siya nga po ang itinalaga ng WBO bilang replacement kung sakaling ang mag-aberya sino man kina Casimero at Butler. Dahil nga dito ay marami sa mga Pinoy boxing fans ang nagkaroon ng kalituhan. Subalit ngayon nga po ay masasabi natin na tuloy na tuloy na nga po ang bakbakang Casimero at Butler. Dahil nakalanding na nga po sa wakas si Casimero sa bansang England. Kaya naman markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo. Dahil ang April 23 ay araw kung saan magpapakit ng gilas ang tinaguraang angas ng Pinas. Samantala, muli nga pong sinigkuro ng WBO Bantamweight Rank No. 1 contender na si Paul Butler na mananalo daw ito kontra sa kasalukuyang kampyon na si Gianriel Casimero. Sa isang interview nga po ay hininga ng reaction si Butler tungkol sa sinasabi ng mga tao na itong si Casimero ay talagang napakadelikado na kalaban. Tugon naman ni Butler na pareho lang daw silang delikado dahil ang boxing umano ay isang napakadelikadong sports. Kaya naman kahit sino daw sa kanilang dalawa ay kayang makapagpatama ng suntok na sa isang iglap daw ay pwedeng magbago ng takbo ng laban. Kahit daw isang 3 division champion si Casimero, ay tiwala pa rin daw ito na ang game plan niya umano ang magpapanalo ng laban. So obviously, as I said earlier, you're fighting against Casimero. A lot of people have talked about him, I've saw some clips and I've heard people saying he's dangerous. So how are you trying to prepare for him? Mate, we're all dangerous. It's a dangerous sport, it's the dangerous sport, the most dangerous sport out there. Anything can change within one shot. We all seen that with AJ Ruiz. Any second in that fight, any one of us can land and any one of us can go. I know that, he knows that. It's a tough fight. He's the world champion, he's a freeweight world champion by the way. So he's been around the block. I just think my game plan on the night, I'll outdo his game plan. I've got to be smart, I've got to be switched on. I believe he's looking at me as if like he'll get rid of me and go on to the next one, and I think that's what all fears down for. Paniwala din ni Butler na minamaliit daw siya nitong si Casimero. Patunay lamang daw ang hindi nito pagseryoso sa pagkuha ng timbang sa una sana nilang paghaharap sa Coca-Cola Arena sa bansang Dubai. So do you think he's seen you a bit of a underestimating you? Yeah, I think we all seen that in Dubai. I think in Dubai he came, just tried to make weight, tried to come, well, make weight, but he tried to make weight. We watched it with our own eyes. He physically couldn't, and that's why we're in this situation now. I think this time he will make weight, and we'll finally get in the ring and we'll finally settle our differences. Na itanong nga rin po kay Butler kung naniniwala ba ito na mananalo siya. Mabilis naman natugon ni Butler na 100% umano itong sigurado na mananalo umano siya kontra kay Casimero at magiging isang ganap na kampyon. And you're gonna win the world title belt? 100%. I wouldn't be sat here and I wouldn't be training every day as hard as I am if I didn't believe I was gonna be a world champion.
Dagdag pa nga ni Butler na napakahaba na umano ng kanyang preparasyon para kay Casimero, kaya talagang handa umano ito sa anumang gagawin ni Casimero. Paliwanag pa ng Briton, handa daw siyang i-outbox si Casimero at handa rin umano ito na makipag-toe-to-toe kay Casimero. How long have you been in training for this fight? Well, obviously we had 10 weeks before December the 11th. That got postponed. I had Christmas off and I was straight back in the gym for the first week in January. So we've had a long time. Obviously we've been ticking over. We haven't overboiled ourselves. But I'm around in the middle of camp now and camp's gone well. So obviously, do you think you'll be ready for anything? Is that what you're training for? Just ready for anything that comes towards you? Yeah, I've got to be 100% ready. If he comes and tries to box us, I've got to be ready for him to try and box. If he comes and tries to play his games the way he normally does, I've got to be ready for that. I've got to be ready for if he comes and tries to take me out within 2-3 rounds, I've got to be ready for that as well. Dito nga po ay malalaman natin na talagang matindi ang kumpiyansa ni Butler na tatalunin daw niya si Casimero at magiging ganap na kampiyon. Kaya abangan na lang natin at subaybayan sa darating na April 23 kung kaya ba talagang pangatawanin ni Butler ang kanyang mga sinabi. At tingnan na lang natin kung kaninong kamay ang itataas ng referee pagkatapos ng bakbakang Casimero at Butler na siya namang gaganapin sa Liverpool, England.